Pati natin kung gaano ka. Kung wala. Mababuhon. Hello mga kapatch! For today's video, i-unbox po namin itong nabili namin na TV bracket. So, meron na kaming nabili na TV bracket dati. Ayan, nakalagay ito sa room namin. Kaso, since yun is ang hirap na paglagyan ng mga cable, yung sa yung tatlo na kulay, yung puti, dilaw at saka pula. So ang hirap niyang lagyan. Kaya naisip namin ito yung movable siya. So ito unbox natin, tingnan natin kung okay ba. Ang pala ang worth nito is 580 pesos. In order namin sa isang online shop sa Lazada. Ayan. So, kung i-compare natin ito doon sa mall price, kung nasa SM or Ace Hardware, more or less, nasa 2,000 pataas. So, mas cheaper siya. Tingnan natin. Hindi, ikakapit namin. Plan ko, dito ikapit sa pinaglalagyan niya itong salamin. So, dito sa part na ito. Since yung TV namin is internet ready TV na rin, para magagamit ng anak namin pag nanonood ng mga cartoons. Wow. Yan ang ano, name niya, LED LCD wall mount TV bracket. Yan, ito po yung manual niya. Ito yung sinasabi ko na movable. Move siya. Ayan. So kung mag ikakabit natin siya, yung parang nakaabit ng gano'n. So mga kapads, ito yung pagkakabitan ng sa TV. Ayan. Ayan, nakaano siya. Ito yung, itong side na to na mas maliit na plate. Ito yung nakadikit sa wall. Ayan, parang ganyan. Ganyan yung mangyayari. Then ito, adjustable to. Itong side na. Kung nakikita niyo yan, marami siyang mga nuts. Tsaka, kung pwede natin siyang i-move from right, tapos to left, or either way. O yan. Tapos kung i-tupin natin siya, yan. So, papakita ko sa inyo kung paano ikabit to. Ano mga kasama niya na itong pulyo? Tsaka mga toks. Yes, cool. Yan. Bolts and nuts. Ito yung mga kapatch, itatansyahin ko muna kung ano, kung possible hanggang saan bago ako magbutas. Do meron naman ito, yung mga pinaka-adjustment niya, maganda pa rin para hindi lang nagkamali. Supati natin kung gaano ka. Kung mula dito, yung mga 9 inches. Mga 9 inches. Saka tayo magsiset up ng pagbubutas. So ito yung mga materials na kailangan natin gamitin. Yan, itong level bar, picking shore, lapis, hammer, then itong drill. Pwede rin tayong gumamit na itong, ano, kung may power tools kayo na gaya nito na cordless drill, meron siyang socket na 12mm para mas mapadali yung trabaho ko para gagamitin dito mamaya. Yan. So, meron namang inclusion yan dito sa product na binili natin para lang mapabilis. Meron na rin nilagay sila na ano, ito yung pinaka-level niya. Pero since meron na ako nito level bar, yun na gagamitin. Okay? Set up na natin. Mula dun sa
clearance nuggets po namin. 1 feet to 1 feet. Lalagay ko siya. Ang 9 feet. Ang sita. 9 feet. Ito, one mommy. Yan mga kapatch, naglagay muna ako ng dalawang guide na bubutasan natin kasi hindi natin maisentro yung medyo mabigat yung bracket. So mamaya pagka ano na, magiging support niya na para maipantay ko dun sa kabilang side naman. So bubutas muna. Ay na, ayun ah. Ito mga kapads yan. Ito dapat yung nasa itaas, yung merong pagkakawitan ng naka-frame. So yan. Lagay natin. Set natin sa bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mga 11. Yan, don't forget na maglagay ng washer para hindi malalaglag yung ating screw. Tighten natin yung screw na mabuti para hindi malaglag yung TV. Inclusive ito doon sa mga lalagay natin. Ito pang higpit lang. Yan. Ayan, nakatighten na ng mabuti. Adjust natin. Yan. Yan, hindi na malalandag. Sobrang tibay niya. Ito mga kapatch, ito na yung output ng kinalabasan natin sa pag-setup nitong ating TV bracket. Regarding pala dun sa quality nung steel nung pinaka-bracket, so makapal siya, 1.5 mm ang ginamit nung manufacturer. So pagka kinatok mo, pagka kakatukin mo, eh tunog, ma-identify mo na maganda, makapal. Unlike yung iba na pagka kinatok mo, masyadong malakas. Ito hindi ganun malakas. Ano? Matinig. Tsaka pagka hinawakan mo rin siya, yan. Yan, napakatibay niya. From left to right, yan. Pwede mo siyang i-angle kung saan mo gusto. Center mo. So yan, yung babon. So mga kapatch, nakatapos na naman tayo ng ating
unboxing at the same time, na-set up na natin yung TV bracket namin. Maraming pong salamat sa lahat ng mga nakapag-subscribe na sa ating YouTube channel. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe na po and pakitik ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga darating pang mga videos. Maraming salamat.